Tigil muna ang clinical trial ng isa sa mga nangungunang bakuna kontra COVID-19 matapos magkasakit ang isa sa mga tinurukan nito. Inaabangan pa naman yan, lalo't sa mga susunod na araw, ayon sa DOH, ay magkakaroon daw ng irregular na pagtaas ng mga kaso. Kung bakit, alamin sa report ng saksing si Sandra Aguinaldo. Ha? Ito, nakaubad ka pa. Ay, mga bata, oh, dami oh. Huli sa aktong ilang kabataang lumabag sa curfew sa barangay Longos, Malabon. Ginalugad ng mga tanod at pulis ang bawat sulok ng kali. Wala ka pang face mask. Tama ka muna, tama ka. Nakuha na ng litrato ang mga nagtakbuhang residente. Na pag minor de edad po ang nahuli, ultimano ang kakasuhan po is yung mga magulang. Nagikot din ang mga otoridad sa barangay Sikatuna sa Quezon City. Ang misyon naman nila, mag-contact tracing. Pagiging barangay contact tracer po, parang buwis buhay na po para sa amin eh. Hindi mo alam na baka mamaya infected na din yung nakausap mo. Para mapabilis ang contact tracing, kailangan kompleto ang data ng mga COVID patient. Ayon sa Department of Health, required na sa mga laboratorio na isama sa ipapasa nilang COVID test result ang address at contact number ng pasyente. Nag-a-adjust pa raw ang mga laboratorio kaya may late reporting. Dahil dyan, abiso ng Health Undersecretary. We may have an irregularly high number of cases in the coming days as cases from these laboratories gets reported. We will ensure to highlight which of these cases are late reports. Ngayong araw nga, 12 laboratorio ang hindi nakapag-submit ng test results. Sa kabila niyan, 3,176 ang bagong talang COVID cases. Lagpas sa 245,000 na tuloy ang COVID cases sa bansa. Mahigit 55,000 sa mga yan ang active cases o pinapagaling pa. Pinakamaraming hawahan pa rin sa mga kumpulan sa mga komunidad. Kaya ang DOH, suportado ang IATF na ipagbawal ang home quarantine ng mga COVID positive, the mild at asymptomatic cases. And this has been one of the factors that were identified kung bakit nagkakaroon tayo ng community transmission. Magkaroon na lang ng quarantine isolation or temporary treatment and monitoring facility, ilagay at i-isolate ang ating mga symptomatics at mga close contacts instead of doing home quarantine. Nagbahagi rin ng karanasan si DILG Secretary Eduardo Anyo na 2 beses nagka-COVID. Nung bago ako nadala sa ospital, nag-stay ako sa bahay. Meron din ako isolation area. Pero nahawa pa rin yung wife ko. No? So talagang pinakamaganda talaga na as early as possible ma-isolate talaga natin yun. Pero kasya pa ba sa mga temporary treatment and monitoring facility ang mga pasyente? Sagot ng DOH, kayang-kaya pa, lalo't na sa 41% pa lang niyan ang okupado sa buong bansa. 59% naman ang okupado sa Metro Manila. Gayunman, paglilinaw ng IATF, hindi pa rin bawal ang home quarantine. Habang pinipigilan ang hawahan, tuloy naman ang paglikha ng bakuna. Sabi ni Pangulong Duterte nitong Lunes, kung sino lang mauna magbigay sa atin na mura, doon tayo pupunta. Kasi they know that they do not have enough money. Ayon naman sa DOH, bukod sa mura, dapat ligtas at epektibo ang bibilhing bakuna. Git naman ng isang vaccine expert. New vaccine usually are so expensive. Of course, the rich countries will have them first. 9 na bakuna na ang nasa phase 3 na ng kanilang clinical trial ayon sa World Health Organization. Isa sa mga nangunguna ang bakuna ng AstraZeneca at ng University of Oxford sa England. Pero itinigil muna nila ang trial matapos magkasakit ang isa sa mga binakunahan. Hindi na idinetalye pa kung ano ang naging sakit ng lumahok sa trial. Nangyayari naman daw talaga ang mga ganyan ayon sa isang vaccine expert. It's always part of any monitoring design na they need to investigate kasi hindi naman porket may nangyari sa kanya is related to the vaccine. Because there are many other things that can happen. Ayon sa ating Department of Science and Technology, kapag nagsagawa ng trial sa Pilipinas ang manufacturer, sisiguruhin nilang ligtas ang mga lalahok. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.